Ang Philippine Navy official ay umaasa na itutuloy ng sunod na administrasyon ang AFP Modernization Program. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Navy ay umaasa na ang susunod na administrasyon ay ipagpapatuloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ito nga po ay ayon sa namumuno ng Offshore Combat Force. Si Offshore Combat Force Commander Commodore Joe Anthony Orbe ay sinabi na inaasahan niya na ang susunod na administrasyon ay ipagpapatuloy at ipaprioritize ang Modernization Program dahil ito ay alinsunod sa batas. Noong Abril lamang, si Defense Secretary Delfin Lorenzana ay sinabi na ang pondo para sa Horizon 3 Modernization Program ay mukhang magkakaproblema. Dahil ang mga asset na nakapaloob sa Horizon na ito, tulad ng mga fighter planes at submarine, ay mga sopistikadong mga assets. Kaya't nakadepende na nga lamang ang mga programang ito sa magiging pondo na iaalat para sa mga assets na bibilhin. Si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nangunguna sa presidential race na mayroong mahigit 31 million votes. Ito nga po ay base sa partial and unofficial count mula sa COMELEC Transparency Media Server na may 98.35% election returns. Kaya't ibig sabihin nito mga idol, kung si dating Senador Bongbong Marcos nga ang makakaupo sa Malacanang ay inaasahan ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nito ang programang modernisasyon. Dahil ang mga assets na ito ang magpapalakas sa ating bansa at magpapasolido ng ating depensa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!